Ayan. So, nanalo tayo ng 0.16. Hello guys, welcome back sa ating channel. For this video, pag-usapan natin kung makakapag-earn nga ba tayo dito as a free-to-play player. At syempre, para na rin, warning na rin sa mga gustong mag-invest dito sa Clash Mon. Okay, ng Iskra guys. So, hindi naman siya nakakatakot at hindi naman mukhang mag-rug pull yung mga gitong games guys. No? Kita-kita naman natin yung gameplay niya. At syempre, yung graphics is napakaganda. So, kung mag-invest kayo, sa tingin ko is 80% na magbo-boom tong Clash Mon na to guys. Okay, so yun lang ang tingin natin dito. Pero, so, ang nakita ko agad is itong Galactic Shot guys, no? So, parang ito yung pinaka-burning nila. So, may parang pagtaya dito guys, no? So, someone will lose, someone will win. Halimbawa, yung mga nag-bet dyan, no? So, napakaganda, liba, nag-bet tayo ng 0.7. Halimbawa, dalawa lang ang nanalo. Ibig sabihin, yung mga nag-bet ng 1 to 0.7 is lahat yun is mababurn at matatalo, mapupunta sa loob ng game. At yun lang yung mapupunta doon sa madodoble lang naman, halimbawa 0.7, no, madodoble lang yung magiging 1.4. Meron pa rin mapupunta mismo doon sa loob ng game guys. Halimbawa yan, 1.1, no? Pagka natalo yan guys, halimbawa dalawa lang ang nanalo, ayan, no, plus 1.5, ayan, nakikita nyo naman, di ba? So hindi tayo tumaya eh, plus 7, ayan, nadodoble guys. So may mga natatalo ng 1.1, 0.7, 0.1. So yun yung pinaka burning nitong Clash Mon. So isa lang yung way na yun nila guys para ma-burn yung kanilang token. So meron pa no, sa pag-upgrade din ng mga character. Okay, sa forging, ayan, meron, kailangan mo dito ng, ayan, yung pinaka Torx token nila sa pag-upgrade, sa pag-enhance, so kailangan din. So napaganda ng burning guys. Ang problema, hindi pa tayo dito pwedeng makapag-earn. Okay? Dahil nga ang kanilang wallet, ayan, so coming soon pa, will take about 1 or 2 months. So ang gagawin nyo lang siguro, kung di naman siguro magre-reset ang game na to, is palibelin nyo at palakasin nyo o pataasin nyo yung rank ng mga character nyo. So congrats naman dun sa mga nakakuha ng free mint. Pero medyo may nakita akong pangit, no? Kasi ang free mint nila is, ang collection count is 50,000 item, no? Sa gaming. So bakit ganun karami yung pinamigay nila na mga NFT siguro or mga item, guys? Okay, so project details, price free mint, collection count, 50,000 items. Ayan, so category gaming. So ayan yung balita dito sa Clash Mon ngayon, guys. Dito naman, ito yung pinaka-minting nila, no? Natapos na to noong September 4. So, mayroon tong 120 pesos na collection fee. Okay, so kailangan mo mag-top up nyan sa ETH. Yes, ETH wallet kasi kailangan once na magka-cash out ka dito, guys, no? So, isa pa yon sa problem kung sakaling magka-cash out ka, guys, is ETH network ang Clash Mon. Okay, so napakalaki ng gas fee dyan. So, sa pagkuha pa lang noong free NFT nila, ayan yung SR, is kailangan mo na ng 120 pesos. Okay? And then, syempre, para mapalakas mo yung SR na yan, kailangan mo pa ulit bumili ng isang SR. Kasi para makapag-fuse ka dito, guys, sa loob ng game, balik tayo, no, sa set, forge, fuse. So, para makapag-fuse ka dyan, halimbawa, dalawa na ito, guys, para maging SSR yan, so, kailangan mo ng tatlong SR. Okay? So, yun ang pinaka-way mo para mapalakas yung character na ibibigay sa'yo na free mint. So, mga nakakuha lang yun, guys, no? Pero sa ngayon, halimbawa, pumasok ka, and then may free ano ka naman dyan. So, yan na lang din ang gawin mo. Mas madaling palibelin yung mga low level na yan, guys. Kesa dun mismo sa agad SR. Okay? Sa store naman, ayan, meron agad dito na off-network phishing. So, $50 agad ang pwede mong bilhin. So, warning lang din, no? Huwag muna kayong basta-basta magbili na magbili ng kung ano-ano dyan kung wala pa namang cash out guys. Okay, so tataas yung rank nyo pero hindi nyo papakinabangan yung token kasi wala pang cash out. 1 or 2 months. So napakatagal ng waiting nun para makash out mo yung ininvest mo dito guys. Ayan. So mystery box, meron tayo fishnet. So hindi ko pa na-try mag-fish. So may burning din dyan sa fish guys eh. Makapag-farm din tayo dyan ng token nila. Ayan. So tignan naman natin yung wallet. Ayan. White paper pala guys no. So, how to play. So, ayan, free to play, accessible, and facile. Clash Mon is playable through any web browser on a PC or Android mobile immediately upon signing into the game. So, mayroon ka nga free mga team dyan. And then, syempre, yung mga nakakuha nga nun, nung 120 pesos na free SR is congrats, no?
So, and then good luck naman sa pagpapalevel ng SR na 'yon, guys. Dito sa arena, ayan. Siguro yung mga in-game asset na lang tingnan natin, guys. So, asset, ayan, ayan. Clash Mon tradable asset. So, pwede mong ibenta yung nakuha mong 120 pesos. So, Clash Mons are mandatory for players to play the game. Ayan, may ito yung NFT na free, guys, eh, nung 120 pesos. Pero ang daming pinamigay niyan. Okay, so marami kayong makakalaman na ganyan. Siguro pagka nakapag-mint ka ng 120 pesos, no, mga 10 noon, so 1 2, and then bibenta mo siya ng mga 500 pesos isa kasi nga limited edition siya, guys. Okay, so tubo ka na kung marami kang Gmail na ginamit. So namunang ka lang ng 120 pesos sa gas fee, is kikita ka na agad once na pwede nang ibenta tong mga NFT na to, guys. Kasi maraming bibili niyan para magkaroon sila ng SSR. Okay? So sana nag-mint kayo ng marami nito and then ibibenta nyo na agad-agad para cash in or ROI out. ROI agad kayo, guys. Okay? So isa na yun agad way, no? Kung marami kayo na mint niyan, pero kung isa lang, so medyo hindi kayo makapag-earn agad sa NFT. So Torch of Tradable Asset, ito yung napo-farm natin, utility token sa loob ng game, guys. So maraming way para ma-earn yan. Pwede ka mag-sugal doon sa loob or mag-farm. Clash Mon Torque, AG, contract. So may makita ko dito yung ano eh. Ayan yung bank. First, Forge, Arena, Galactic Fishing. Ayan, in-game asset, no? Clash Mon. So, ayan nga yung mga character natin. Torques, yung token, equipment. Ayan, pag nag-ups ka rin ng equipment, kailangan mo rin ng Torque token, Krypton, Ruby Stone, Fish, Clash Mon Shard, Mystery Box Key Miner. Okay, so yun lang naman ang mga asset sa loob ng game. And then, kung mag-gameplay ka naman, tingnan natin muna sa isang gameplay natin, guys. Para maliwanagan lang kayo. Para, nabawa gusto nyo itong palakasin, no? Maglaro talaga. Alam nyo na agad yung kahihinat na nyo, guys. Na pwede rin pala kayo mag-invite, no? Ayan, no? Okay, so ini-invite ko kayo, guys. So, gamitin nyo yung referral natin. And then, mag-sign in kayo sa mga free-to-play player dyan. Pwede kayo mag-invite. Baka sakaling lumakas yung character nyo kung marami kayong invite, guys. So, sa ano muna tayo? Sa arena, try natin. So, free battle. Dito hindi na ako manalo, guys, kasi merong isang NFT dyan. Malakas sa beginners. So magtataya ka ng 0.20. Pwede kang matalo or pwede kang manalo ng 0.01. 0.36. So tutubo ka ng 0.16 pag nanalo ka. Pag natalo ka, goodbye 0.20. So yan, guys, mag-versus tayo. Naku, mukhang malakas yata ito, guys. Ayan. So may auto naman to, walang problema. So kahit mag-multi kayo, guys, okay lang. Ayan, auto natin. Okay. So may combo rin yung bawat mga ano. Hanapin nyo yung mga, ayan bawa yan, no? May mga combo sila eh. Okay. Ayan. So malalaro nyo siya at may enjoy, no? Makakapag-ipon kayo ng token pero hindi pa kayo makakapag-earn sa ngayon. So, kailangan nyo muna mag-abang ng 1 or 2 months para makapag-withdraw or cash out dito sa flash mo. So medyo malakas tayo, ah. Yung mga lason technique pa. Wasak ka. Mumu. Nakakuha ko ng gladiator, eh, no? Isa. Dapat pala nilagay ko yung gladiator sa unahan. Ayan yung NFT, guys, oh. SR na ganyan ang NFT. So gamit din kayo na may mga healer, no? Maganda rin dito yun sa mga gandong game. Isang tank lang ako, not isang healer, tapos puro ano na assassin or archer. Ano, maganda rin yung gameplay niya, no? Ang ganda ng graphics. Yun, okay na agad.
Ayan. So, nanalo tayo ng 0.16. So, nanalo tayo ng 0.16. So, ganun mag-earn dito sa Lashmon, guys. Okay? In the name of Arion. So, yun lang naman ang importanteng malaman nyo, guys, no? So, kung para sa akin ba, makakapag-earn ba ang free-to-play? Yes, makakapag-earn ka. Lalo na kung sa mababang rank ka lang, guys. Pero ibang usapan na pag tumaas yung rango mo dito sa arena, guys. Kasi pataas ng pataas siya hanggang hero. Okay? Halimbawa, nagle-level up ka na, tumataas na. So, alam ko, hindi na pwedeng lumaban sa beginner once na nagpunta ka dito sa traveler, guys. Okay, so yun lang naman for today's video, guys. Again, maraming salamat. Please share, subscribe, like, comment down below. And then, syempre, follow nyo lang ako sa Telegram. And then, sa ating Discord, guys. So, may mga parapol tayo doon. So, abangan nyo na lang palagi. Hanggang ngayon, guys. Guys, po, maraming salamat. Peace out.